si sa gawa ako ng first impression review ng Beauty to Go ng Katidal. So ito, meron silang pang eyebrow, merong eyeliner, may lip and cheek, may lip and cheek tint, tapos may mascara sila. Tapos guys, itatry din natin yung bago nilang collection ng Hello Kitty. Sa Hello Kitty collection nila, meron din silang pang eyebrow pencil. Tapos, meron din silang blush on. Meron silang lip and cheek matte mousse. Yan. Tapos, airy lip blur. Yan. Tapos, meron din silang color lipstick. Tapos guys, meron din silang powder. Kaya lang out of stock. Kaya hindi ko siya nasama dito. Bali, yung gagamitin ko na lang powder is Katidal din naman. Ito yung oil control nila. Tapos guys, yung gagamitin ko ding base is from Katidal din. I-apply ko na to. Ito, na-try ko na tong AA cream nila. Before, favorite ko to. Pati yung may cushion edition din kasi to before. Tapos ito, before, mga 2 years ago, ganyan. Ito yung ginagamit ko talaga na cream. Kaya lang kasi, ang ayoko lang sa kanya is, ang hirap niyang tanggalin. And kahit gumamit ka na ng makeup remover, pagka sinabon mo pa rin yung face mo, tapos nag-toner ka, meron pa rin natitira sa kanya. Yun lang yung ayoko dito. Kasi gusto ko, pag matutulog na ako, as in, wala na talagang makeup na natitira sa face ko. Pero, kung gusto mo talaga yung makokontrol yung oil ng face mo, eto guys, maganda to. Marirecommend ko to sa inyo. Tapos guys, eto nga, kinaganda nga dito, meron siyang nakasashay. Tapos itong nakasashay na to guys, nasa 54 pesos lang ata to. Kaya kung gusto nyo ding itry, pwede nyo bilhin muna yung sashay. So guys, yung ipaka-apply ko na lang dito is brush na lang. Yan. Tapos guys, kinaganda din kasi neto, may SPF na rin siya. Kaya, maganda siyang gamitin na pang everyday use. Ganto ko lang siya i-apply. Sobrang puti niya, guys. Yun pa pala, guys, yung isa na hindi ko bet dito is yung shade range. Kasi, dalawa lang yung available nilang kulay. Natural at saka beige. Kaya, guys, naaalala ko before, nung ginagamit ko to, gumagamit ako dito ng medyo dark na powder kasi nga, medyo maputi siya. So mga atsi, ito na yung may AA cream, yung nasa right ko. Tapos ito naman yung wala pa. So mapapansin nyo, ito may glow na siya. Tapos dito sa left, bali makikita nyo pa dito yung bakas ng kahapon. Yan. O yung mga pimple mark. So lalagyan na natin. So guys, itong Beauty to Go nila na eyebrow pencil. So, dito sa kabila, nandito yung pencil niya. Tapos, sa kabila naman niya is nandito yung brush niya. Yan, ganyan lang siya kaliit. Tapos, guys, iniikot ko kasi ito dito. Ba't ka ako hindi siya umaangat dito? Akala ko sira yung retractable niya. Ngayon pala, may brush pala siya dito. Yan. Sobrang pigmented nito guys. Oh. As in, sobrang isang swipe mo lang lalabas na yung kulay niya. So guys, ganito yung itsura ng eyebrow pencil ng Hello Kitty Edition. Para talaga siyang lapis. Yan. Pero guys, hindi ito tinatasahan. Retractable siya guys. Yan. So mga atsi, ayan na yung kilay ko. So ito yung ginamit ko dito sa left ko is yung Beauty to Go. Tapos dito yung Hello Kitty naman nila na edition. Pareho naman siyang mabilis ipang drawing. Kaya lang, ito mas maganda yung meron na siyang spoolie dito sa kabilang side. Kasi ito, kailangan mo palang separate na spoolie. Yan. Same lang naman sila ng quality guys. So mga atsi, ito pareho naman silang madaling ipang drawing. Tapos, pareho nilang kiniklaim na smudge proof sila. So, itatry natin kung smudge proof ba talaga sila. So, itong nasa taas at si, ito yung Beauty to Go. Tapos, itong nasa baba, ito yung Hello Kitty edition nila.
So guys, ayan, i-swatch ko siya ng kamay ko. Titignan natin kung smudge proof ba talaga siya. To think guys, na yung kamay ko is may implant na ata to na waterfall. Kaya ayan, pawisin siya. So matatry natin kung smudge proof ba talaga siya at waterproof. So, ayan guys, unang swipe. Ayan, ito yung Beauty to Go. Tapos ito yung Kay Hello Kitty na edition. Etong Beauty to Go, makikita nyo, meron siyang kumalat na very minimal lang. Unlike dito sa Hello Kitty, wala siya, hindi siya nag-smudge. Yan. So, sa smudge test, mas maganda tong si Hello Kitty, guys. Pero, etong Beauty to Go kasi, mura lang siya, guys. Wala pa siyang 150 or under 150 lang siya. Ito. So, mga atsyeng, ngayon naman, ang ilalagay natin is blush on. So, dito naman sa kabilang side, ito ulit yung Beauty to Go nila. Ito yung lip and cheek nila na creamy matte. Tapos, sa left side ko naman, yung Hello Kitty nila na edition. Ito, guys, powder naman to. Kamay na lang yung ipanlalagay ko, guys, dito sa Beauty to Go. Ganito, guys, yung itsura niya. Makikita nyo at see, nag-blend siya ng mag-igi sa skin ko. Yan. Parang natural looking lang siya. Bali mga at see, yung kinuha ko nga palang shade dito is number 6. Yan. Meron kasi itong shade na 1 to 7 guys. So yung napili ko is yung number 6. Mga at see, ito naman sa left ko naman, ito namang Hello Kitty edition. Sobrang cute ng lalagyan, di ba? So mga atsi, pag open mo ito, meron siyang mirror. Yan, meron pa siyang plastic. May cover pa siya, mga atsi, yan. Tapos, may kasama din siyang puff. Yan. Tapos, meron pa siyang division, yan. Meron pa siyang mga atsi division ng lagay ng puff at saka yung pinaka-product. Maganda to guys ha, na magka-separate sila para hindi masyadong marami yung pigment na mapunta dito sa puff. Yan. Sa powder, may naka-engrave din na Hello Kitty. Parang ayaw mo siyang galawin, no? Kasi sobrang cute. Tapos mga atsi, makikita nyo itong blush on nila. Meron siyang shimmer. Ito na lang din yung gagamitin ko na pang-apply. Sobrang pigmented, guys. Oh. So mga atsi, ito na yung blush on ng Hello Kitty edition nila. Kung mapapansin nyo, meron siyang shimmer. Yan. Sana lang mga atsi, nakikita sa camera yung pagka-shimmer niya. So mga atsi, ingat kayo dito kasi sobrang pigmented niya. As in, compress, ang dami niyang nalagay sa face. Ginamitan ko na siya guys ng brush para medyo mawala yung pigment niya. Kasi nga, kanina, mga atsis, as in, sobrang pink na pink to. Yan. Ingat kayo sa paglagay nito. Ito nga pala yung shade nito, Frozen Strawberry. Ngayon naman, mga atsis, lalagyan ko lang ng powder yung face ko para hindi na siya masyadong makinang. Yan. Para kasing meron na akong factory ng langis dito. Kaya maglalagay lang ako ng powder. Ito yung gagamitin kong powder. Ito yung oil control nila. Gagamitin ko na lang na pang-apply is brush. So mga atsi, ngayon naman maglalagay na ako ng eyeliner. So yung Hello Kitty edition nila, walang eyeliner. Kaya yung Beauty to Go na lang yung gagamitin natin. Guys, itong eyeliner nila, hindi siya masyadong black. Kung mas papansin nyo, hindi siya sobrang black. Tapos may shine yung eyeliner. So mga atsi, kine-claim itong eyeliner nila na waterproof at saka transfer-proof sila. So, swatch ko siya dito sa likod ng kamay ko. Tapos, itatry ulit natin kung talaga bang waterproof at saka smudge. Waterproof saka smudge-proof siya. Natin siyang matuyo. Tapos, itatry natin kung talaga bang
waterproof at saka smudge proof siya. So yung kamay ko na lang gagamitin ko. Total naman yung kamay ko iyan, oh. Kung mapapansin niyo, may mga tubig-tubig siya kasi pasmado siya. Kaya hindi na natin kailangan pa ng water. Yan. Try natin. Ooh. Nung tinry ko siyang tanggalin, ganyan yung naging itsura niya. Ano man mga atsi na smudge proof siya, pero hindi siya waterproof. Kaya no, mapapansin niyo natanggal siya. Pero kinaganda sa kanya, hindi siya yung nagkakalat. Yung meron kasing ibang eyeliner na pagka tinatanggal mo, parang nagiging panda ka na kasi sumusobra na ng itim yung ganto mo. Eto guys, hindi siya. Yan o. Mascara naman nila. Itsura ng wand niya. At see, itong mascara nila, kiniklaim na enhanced the volume of eyelashes daw. At see, totoo naman yung kiniklaim niya na nakakatulong siya na humaba yung lashes ko. Kaya no, kung mapapansin nyo, medyo halata na yung lashes ko dito sa banda dito. Ayan. Kasi mga atsi, manipis lang talaga yung lashes ko. Kaya pag wala akong mascara, as in, parang wala akong lashes, ganun. Tapos mga atsi, maganda yung mascara nila na to. Kasi kahit ilang beses na ako maglagay, kahit pagpatong-patungin ko siya, hindi siya nagka-clump. Okay, no? So mga atsi, ngayon naman, doon naman tayo sa lip product naman nila. Unahin ko na itong sa Beauty to Go nila. Ito yung ginamit ko kanina sa cheeks ko dito sa left side ko. So mga atsi, ito yung mini lip and cheek nila. Ito siya sa lips, tapos ito naman siya sa hand. Kiniklaim na to na very pigmented siya. Totoo naman, sobrang pigmented niya. Tapos, hindi niya na-emphasize yung dryness ng lips ko. Yan. Ito naman yung Airy Lip Blur. So, yung shade na nakuha ko dito is number 3, yung Sun Rose. Yan. Ganda yung itsura ng wand niya. Transparent yung kulay. Yan. Yung pinaka-wand niya, medyo naka-ano siya, bend. So, mga atsi, ito yung kulay niya sa lips ko. Tapos, ito naman yung kulay niya sa skin ko. Yan. Bali, yung kulay niya, orange yung kulay niya. Red-orange. So, ito mga atsi, meron siyang scent. Yung amoy niya, amoy siyang bulaklak. Ganun yung amoy niya. Tapos, pag nilagay mo siya sa lips, parang kinakain mo na rin tuloy yung amoy ng lipstick. Guess nyo, na-feel nyo na ba yung ganun mga atsi? Kailangan mo muna maghintay ng ilang minutes sa kanya bago siya mag-dry. Hindi mo pwede igalaw yung lips mo. Kasi in case na igalaw mo yung lips mo, tapos hindi pa siya nagsiset, yung product, hindi mapupunta siya, mawawalan siya dito sa may banda dito sa ilalim. So mga atsi, ito naman yung lip and cheek matte mousse nila. So mga atsi, ito naman yung matte mousse nila. Ito siya sa lips ko, tapos ito siya sa skin ko. So yung kulay niya is red. Nila, mas maganda siya compared dun sa Airy Lip nila. Ito kasi, mas opaque yung pigmentation niya. Tapos, isang dip ko lang siya, na-cover niya na yung buong lips ko. Unlike dun sa Airy Lip nila kanina, sobrang patchy kasi nun. Hindi ko alam kung dahil ba sa kulay nun or what. Pero mas maganda to. So mga atsi, ito na yung last na sa lip product nila. Ito naman yung color lipstick nila. So ito naman mga atsi, yung packaging niya naman is very shala. Yan. Tapos, medyo mabigat din yung packaging niya. Tapos, ito guys, kakaiba yung packaging niya compared dun sa iba kanina, yung sa may dalawa. Ito yung packaging niya, oh. Magnetic siya. Pag ina niya mo. Yes. Naririnig niyo ba? So, mga atsi, ito naman yung color lipstick nila. Ito yung itsura niya sa lips ko. Tapos, ito naman sa kamay ko. Yan. So, mapapansin nyo, yung kulay niya, may pagka-mauve pink na. Yung cherry bomb nila. Tapos, guys, ang dali niya nilagay sa lips. Tapos, medyo may shimmer siya. Kaya, yung lips niya tuloy, para siyang yummy. Ganun yung itsura niya. So, yun na lahat mga atsi. Sana may nagustuhan kayo at may natutunan kayo sa video ko na to. Sana makatulong din tong video na to na makapag-decide kayo kung ano ba yung kukunin nyo sa Hello Kitty edition ng Cathy Doll at sa Beauty to Go ng Cathy Doll. So, yun lang mga atsi. Bye!